Ito po ay pantanim ng mais, sitaw, okra, munggo, at iba pang pwedeng itanim na gamit po ito. Ang haba po nito ay 1 metro. Ang 1 metro ay 100 centimeters, siguro more or less, hindi tayo kun. Ang bigat po nito ay isa't kalahating kilo, humigit kulang. Basta mahigit 1 kilo po ito. Ang bakal po na ginamit dito ay galvanized iron. Ito po yung ginagamit na ganito po pala yung ginagamit namin ng halos siguro 35 years na po na ginagamit dito ito. Dahil or sabihin natin mga 30 years na ginagamit na namin po ito. Yung ganitong kwan. Pero ito, bago po ito na kagagawa. Noong una, yung mga unang ginagamit po namin maninipis kaya madaling masira. Pero ito yung mga tinatawag nilang talagang kwan. Sa Ilocano, pasadya na talagang. Hindi ito yung commercialized na kwan, na version nito. Marami sa Lazada ngayon yung commercialized na ganito na nagkakalaga ng ang range niya between 400 to 600 yata. Pero at ito dahil ito ay talagang kwan, talagang matibay, atin itong ibinebenta ng 1,200. Kung bakit po ganun kamahal itong pantanim na ito, Armalite kung tawagin ito sa amin. Ito po ay talagang dinisenyo na talagang pangmatagalan. Average po nito na pwede na kaya niyang tamnan ang pinakamababa siguro bago mapudpod ito. Itong talim niya. Ang talim po niya ay napaka-pino talaga. Hindi basta-basta pumapasok ang kwan dito, yung putik. Konting pwersa mo lang ito, bumabaon na sa lupa. Kagaya nito. Ito ihuhulog ko lang ha, hindi ko kwan. Malambot yung lupa, ihuhulog ko lang, hindi ko pepersahin. Tingnan nyo yung kamay ko, ihuhulog ko lang. So makikita nyo kung gaano kalalim yung kanyang hulog pa lang po yan. Pwersa ng bigat ng pantanim, kung gaano kalalim yung butas na kanyang ginawa. Ganyan po kalalim yung butas na ginawa. Halos 1 pulgada po yung wala pa pong pwersa yan. Kaya lang malambot yung lupa. Kung titignan natin yung lupa, pwede itong pumasok. Pero matigas pa rin pala kahit kwan. Ito, ito yung kanyang kwan. Yung lalim. Yan, yung lalim. Pwersa pa lang po ng kwan ito. Ng bigat ng pantanim. So makikita po ninyo yung ibang mga wala pong kwan. Itong disenyo nito, hindi po ito masyadong mahalaga sa pantanim na ito. Ang mahalaga po sa pantanim na ito ay yung talim. Yung talim niyan, ang pinakamaliit, pinaka-average, pinaka siguro maliit ng pwedeng tamnan ng pag isa lang ito na isa lang na pantanim. 5 hektarya po yung kanyang kayang tamnan base sa aking experience. Dahil ito po ay napakakapal. Pinutol po ito para kung sakaling mapudpod, madali siyang palitan. Ayan pa, hindi ko pininturahan para makita po ninyo yung itsura ng pantanim na ito at kung gaano siya katibay. So average, so pinakamababa na pwede niyang tamnan ay 5 hektarya. So makikita po ninyo yung kung gaano kakapal yung kanyang kakapal yung kwan, yung pantanim. Yan po, makikita po ninyo ang makapal yung tubo na ginamit po dito. Ganyan po yung tubo. So makikita nyo kung gaano kakapal. Kaya hindi siya basta-basta napupudpod. Pag basa po ang inyong tatamnan, medyo nakakapasok po ang kwan, ang putik. Kagaya nito pag basa. Pero kapag medyo kwan, medyo dry, hindi siya pinapasok ng putik. Pero pag basa, kada 7 na tanim, i-check nyo po yung ito at alisin yung kwan, yung putik.
i-check nyo po siya at alisin yung putik, kasi pumapasok yung putik dyan kahit napakaliit nung butas, no? Tingnan nyo. Ganyan po yung kanya. So, ito yung pinakakapal na, makapal na tubo. So, makikita po ninyo yung kapal ng tubo sa aking daliri at sa kapal. At pinutol po ito hanggang dito kasi mas manipis po yung sa taas na tubo. Ito yung talagang makapal. Ito yung ating pinakamakapal na tubo na ginamit po dito. So, ang maganda po dito, yung iba hindi ginalagyan ng ganito. Ito, protection sa paltos. Kasi kapag ito lang na bakal, itong bakal na to, ang ilalagay, medyo baka may posibleng magkakapaltos ang inyong kamay. Kaya nilagyan ng tubo yung ganyan na kan para medyo makakaiwas sa paltos. So makikita nyo, manipis po yung ginamit sa bandang taas para hindi masyadong mabigat. At ganun din, ang nipis nito, itong hawakan at saka nipis nitong body niya ay parehas lang po. Ang makapal talaga, ito po ang makapal. Kaya minimum ng 5 hectare bago mapudpod. Lalo na kapag sandy ang inyong pagtatamnan, minimum po 5 hectare, yun ang pinakamaliit na kaya pong tamnan nito. At ang gawin po ninyo para hindi ito kalawangin, pagkatapos gamitin, lagyan nyo po ito ng oil para hindi po siya kalawangin. Kahit yung ganito ko po, siguro 6 na taon na. Binigli ko yun ng second hand. Pero ito bago talaga. Kapapagawa ko pa lang ito. At ibinebenta ko ito ng 1,200 sa Lazada. Ang kagandahan po nito, halimbawa, kung bibili kayo ulit at may magaling na ako dyan, ito lang po yung tatanggalin. Ito lang po yung talim. Itong talim lang tatanggalin. Tapos may mabibili po dito yung talim lang. Tapos ito tatanggalin din dito. Ito siguro pwedeng puputulin, tapos ganito lang yung bibilhin, palitan lang ng talim, mas mura. Pero ewan ko lang, hindi ko sigurado kung magkano yung talim nila. Ito kasi yung mahal yung talim, dahil ito yung heavy duty, talagang matibay po ito. Sa kahit sa semento, hindi siya basta-basta kwan napupudpud o kahit kwan. Tingnan nyo, kwan pa lang ito, pwersa pa lang, pero malalim yung kanyang kwan. Ang kagandahan mo ito, pag ito yung gagamitin mong pantalim, hindi ka... kasi kuminsan, siyempre sa ating paghawak natin ito, ito kung didiinan mo yung pantalim, magkakaroon ng paltos ang iyong kamay dyan sa parte niya, magkakaroon ng paltos. At kung hindi naman ganito yung kwan nito, yung parang trigger nito, ito, trigger, parang trigger yan. Kung hindi nalagyan ng ganito, magkakapaltos ka rin dito banda. So, dalawang bahagi. Ito, itong bahagi nito, saka dito, yung magkakaroon ng paltos. Pero, para iwas paltos talaga, gumamit po kayo ng medyo makapal na guwantes sa pagtatanim. So, ito yung pantanim. So, kung gusto nyo po niyang ito, pamatagalan, huwag po ninyong tignan sa ganda ng pintura at sa ganda ng itsura. Dito po natin tignan sa bahaging baba. Yan. Ganyan po ang buka niyan kapag nagtatanim. Oh, ganyan po. Pag nagtatanim, lalagyan ng buto dito, tapos gaganon po, tapos paghugot, sabay yung kwan. Kaya matatapunan yung buto kapag tayo'y nagtatanim po. So, ang tawag po sa amin dito, Armalite, ang tawag po dito sa pantanim na ito. Pero, corn planter or, hindi lang naman ito kasi ginagamit sa corn na pantanim. Ginagamit ko ito sa pantanim ng sitaw, yung okra, at iba pa. Pwede rin itong gamitin sa pag-apply ng abono, pero hugasan nyo po para hindi siya hugasan at lagyan ng oil para hindi siya kalawangin at para hindi siya masira kaagad. Pero nire-recommend ko po, nasa buto nyo lang gamitin pagtatanim ng mais, sitaw, munggo, at iba pang mga buto. Huwag nyo itong gamitin pang-apply ng abono para hindi siya masira kaagad. So, ito po yung pantanim na napaka-durable po ng pantanim na ito, napakaganda. At ang presyo po nito ay 1,200. Naka-discount po ngayon ito.
dahil ganun kamahal, dahil napaka kwan po nito, talagang ang disenyo ito, disenyo nito nito ay iba kaysa mga pinagbibili po ng iba. So kung gusto kanyong bumili ito, kasi napaka kwan eh, napaka napakadaling maubos, kaya order na po kayo ng ganito para meron kayong sariling pantanim para magawa ninyong malalapit at magaganda ang inyong taniman ng mais kagaya po nito.